Mapaalmusal o merienda, ang tinapay talagang bumibida. Iba't ibang klase at lasa na swak pa sa bulsa. Ang ating paboritong tinapay, sagana sa carbohydrates na nakapagbibigay ng lakas at sigla sa ating katawan. Pero alam niyo bang may mga mas pina-healthy pang tinapay? Dahil ang special ingredient ay gulay. Ngayong Senti Sabado, maki-throwback tayo sa isa sa mga sikat na young stars noong 80s hanggang 90s. Remember Tina Panen? Miyembro po siya ng Friday group ng GMA Variety Show noon, ang That's Entertainment. Di lang pagkanta at pag-arte ang hilig niya. Dahil itong si Tina P, aba eh, tinapay lover din pala. Ay, magandang umaga po mga kapuso. Ako po si Tina Panen. Samahan niyo po ako na i-discover natin ang mga healthy at nutritious na pwedeng ihalo para makagawa po tayo ng tinapay at cookies. So sana po, samahan niyo po kami. Unang bibisitahin ni Tina ang bake shop na ito sa Paranaque. Bida sa panaderyang ito ang kanilang mga tinapay na may sahog na kalabasa, saluyot at malunggay. Wow! Gulay! Sa umagang ito, tuturuan tayo ni Will at ni Tina na gumawa ng pandesal na may kalabasa. First time kong mag-bake. Yes, pangarap ko na yun pero minsan akong pumalpa kaya baka ngayon ma-perfect ko na. Para sa squash pandesal, salain muna ang harina. Ilagay ang sugar, skim milk, dough brine. Kasunod ang yeast at tubig. Haluin ang mga sangkap. Siyempre, ang pinaka-highlight ay walang iba kaytong squash puree. Ang kalabasa o squash ay mayaman sa vitamin A na nakapagpapalinaw ng ating mga mata. Hitik din ito sa vitamin B complex na nakatutulong naman para maiwasan ang diabetes. Haluin ulit ang mga sangkap. Pagkatapos ito, ay maaari nang ilagay ang lard at margarine. Kasunod na imasa ang dough. Baliktad ulit. Budburan ang breadcrumbs at hatiin ang dough sa nais na sukat. At paalsahin. Pagkatapos ng isang oras, maaari nang isalang sa pugon ang pandesal. Sa halagang 2 pesos and 50 centavos kada piraso, pwede nang matikman ang special squash pandesal. Okay, ito na ngayon ang mga finished product at lalong-lalo na ang aking finished product na squash pandesal. Sarap. Fairness ha. Lasang-lasang kalabasa. Pagkatapos nating puntahan at pasyalan ang squash pandesal, nandito naman tayo para tikman ang kanilang specialty na malunggay cookies. Ang bakery na ito ay pinamamahalaan ni Father David Buenaventura. Unang ilalagay ang butter para mas rich and creamy ang ating cookies, kasunod ang brown sugar at itlog. Tsaka isa lang sa mixer ng 5 hanggang 10 minuto. Samantala, pagsamasamahin naman ang all-purpose flour, baking powder, baking soda, at cinnamon, tsaka haluin mabuti. At isama sa naunang mixture at haluin. Kasunod na ilalagay ang oatmeal at muling i-blender. Paralo ang oatmeal sa carbohydrates at protina na nakapagpapalakas ng ating enerhiya. Puno rin ito ng soluble fibers na mabuti naman sa kalusugan ng puso at nakapagpapababa ng blood pressure. At syempre, ilalagay ng ating wonder gulay, ang malunggay. Father, di ba ang malunggay napakarami na health benefits, yes, right? Yes, yung kagaya ko as mother, yun, malaking tulong ang malunggay dahil dun sa mga mother na nagbe-breastfeed. Anti-cancer and... good for diabetes. And then also to lower the anti-bad cholesterol. Pagkatapos maihalong mabuti, pwede nang ihulma ang ating cookies. At isa lang na sa pugon. May mga tinapay na may halong gulay, nakakatulong siya para magpadami pa yung nutrient content ng tinapay na yon. Kasi aside from just, halimbawa sa pandesal, kapag dinagdagan natin ng malunggay,
mas magiging caloric din siya. Mas dadami yung calories niya. Na magandang ibigay sa mga taong mabababaan timbang. Bango! Ito na ho yung finished product na malunggay oatmeal cookie. Solve na itong si Tina sa ating buong araw na pagtikim ng mga nakabubusog at nakalulusog na mga tinapay with gulay.